Versi na humantong sa pagkakaalis mo sa Dati Entertainment, Viva Star ka na ngayon at kasama ka pa sa Tag-Araw, Tag-Ulan. One of the year's most important films. Naniniwala ka ba, Jenny, na yung bad publicity sa'yo noon ay nakatulong sa'yo para sumikat? In other words, good or bad publicity is still publicity. Hindi po ako naniniwala na yung bad publicity nakatulong po sa'kin. In such a way, nakatulong din po na medyo... Kasi yung pangalan ko naging controversial. Siyempre, naging curious yung mga tao tsaka yung mga producers kung sino talaga ako. Siguro nakatulong talaga yung, ano rin, yung pagsisikap ko rin na pakita ko sa kanila talagang, ano, may talented po ako. Ang istorya nitong Tag-Araw sa Tag-Ulan, girlfriend ka ni Gary Estrada. Anong klaseng girlfriend ka ni Gary Estrada dito? Tsaka anong klaseng boyfriend si Gary dito? Mahal na mahal ko siya, but merong some point na hindi kami nagkakasundo. Kasi meron akong, kumbaga, decision na nag-stick ako doon na although mahal na mahal ko siya, hindi ko pwedeng bigay sa kanya yung virginity ko. Parang gano'n. Doon kami parating nag-aaway. Eh siya naman, ang paniniwala naman niya, kung mahal mo ko, bigay mo sa akin. Parang gano'n. Pero... up to the end, nag-stick ako talaga na doon sa prinsipyo ko talaga. Hindi ka ba kinabahan, Jenny, nung mag-first shooting day kayo nung itong Tag-Araw sa Tag-Ulan? Isang Dina Bonavi ang kasama mo rito at isang Celso Ad Castillo pa man din ang direktor. Si Ate Dina naman, kasi bata pa ako, idol ko na rin yan. So natutuwa rin ako na pasali ako dito sa movie na to. Si Ate Dina, at first, ano, parang hindi ako masyadong makalapit sa kanya kasi tingin ko sa kanya parang sa plata siya, ganun. Siyempre, ano, so ako yung gumawa ng paraan, ako yung gumawa ng move, ako yung lumapit. And then, nagka-vibes naman kaming dalawa and then pinakita ko naman sa kanya na professional ako enough para hindi siya mainis sa akin. Pag magka-eksena kami, dumarating ako agad on time. Siyempre, nag-aaralan ko yung mga eksena ko. Tapos naging magka-vibes naman kami, pati yung mga problems ko nasabi ko sa kanya. And then, tinuturoan niya naman ako in return. Mabait naman siya sa akin, so natutuwa naman ako. Si Direk naman, ano siya, sa lahat na nakasama kong director, kumbaga siya yung pinaka talagang na-challenge talaga ako. Kasi ako kasing tao na minsan kasi kailangan pang pigain ang usap para mailabas ko talaga yung acting ko. Eh si Direk talagang, minura na ako niya. Minura talaga ako. Sala na yung kissing scene. Eh ako pag kissing talagang conscious na conscious ako. Tapos, eh syempre, first time ko si Gary, hindi naman kami close. And then, kissing scene kagad. Syempre, minura niya ako. Tapos, yun sa akin naman, medyo napaiyak ako. Sabi ko, syempre, first time kong mamura ng director. So, yung sa kanya naman, ang inaano ko, talagang, kasi naniniwala siya sa akin na meron pa akong mas maibibigay. And then after that naman, nung after niya ang minura, ang ginawa ko, talagang binibigay ko ng best ko. Pero masabi ko kay Direk, pag nakita naman niya na gawa mo yung best mo, yung napakita mo sa kanya yung gusto niyang makita sa'yo, nakaka-receive ka naman ng mga ano sa kanya, papuri sa kanya.